Mag-impla ka ng kalamansi juice mo, Thea. Thea, halika. Abot mo muna yung ano, malunggay. Malunggay at saka gata. Ayun, malunggay. Nagataan ko na. Ito, guys, ang ating luto. May saba siya, guys, na hilaw. Tapos, kalabasa at alimasag. Ayan. Lagyan natin yung malunggay para maluluto din. Bago natin lagyan ng gata. Kunti lang yung gata natin ito, guys. Ano lang, nasa pouch. Hindi natin nakabili ng gatang ano talaga. So, pinalangan, guys. Sarap na yun. Yan. Pwede natin ilagay ang ating gata. Yan. Tama-tama, nandiyan na si Ron. Yan. Yung gata natin. Sarap na yun. Tignan natin yan takpan kasi para yung gata ay di masira. Ayan ang ating ulam. Kasi marami ting saging, guys, na tumba. Naalanganin pa siya. E di gulayin natin para mapakinabangan, di masayang. Although namigay naman tayo ng dalawang buwig na saging, pero meron pa kasi ding ano. Yung binigay kasi natin talagang ano na yun, magulang na. Ito, ano to siya, yung pagulang pa lang saan. Ay nabagyuhan, kaya yun. Hidaw pa naman siya, guys, kasi nalumpa siya sa puno niya. Yan. Kaysa ano, masasayang. Alam mo ba tayo pag tayo ang nagtatanim? Hinayang na hinayang tayo sa ating ano, sa ating mga tanim. Totoo yun. Kaya gagawa tayo ng paraan para mapakinabangan yung ating mga pagkain sa garden. Ulam na rin yun. Pagkain na rin natin yan, guys. O, di ba? Hindi na tayo masyadong magkakain ng kanin kasi ang dami natin gulay. Ayan. Yung saging, ano na yun eh. Parang kanin na rin yun, o, di ba? Napakasarap na yan, guys. Tamang-tama, nakabili ako kagahapon ng alimasag. Di, ano. Yun ang hinalo natin. Sarap na yan. Sa mga iba dyan na hindi kumakain, baka hindi pa nila alam itong ganitong luto, guys. Ang mga taga Quezon, mahilig talaga sila magkata ang mga saging na ano, yung hilaw. Marinduki din, ganun. Kaya nakarelate ako. Pero ako kasi, yun nga, yung gumagawa ko ng paraan, iba-iba akong luto para masarap. Hindi lang yung puro gata lang. O diba, gawa natin ang paraan, lagyan natin ng ano, ngayon, kalabasa naman, malunggay, ampalaya. Kasi yun yung nandyan sa garden natin eh. Yung mga gulay-gulay. Tapos, limasag. Ayun. Anong sarap na yan. O, diba? Meron na tayong gulay. Ayan. Buhay, probinsya. Pero hindi kami probinsya, guys. City na kasi itong aming lugar dito eh. Pero kain pa rin tayo ng pagkain ng probinsya. Sarap. Diba? Sarap. Tama lang pala isang gata. Kasi, ano, lagyan natin ng ting-ting-ting-ting para lalang sumarap. Hmm.
Sabi natin ang bitchin, Ajinomoto. Ay, disturbo talaga to si Ronaldo. Nagulat tuloy ako. Ayan, huwag mo na ilagay yan dito. Kuha mo ako ibang ano. Agat, ano ba yan? Ibang sandok. Ayun, dumating si Ron Moore. Nalaglag tuloy yung aking sandok. Ayan na guys, lutong-luto na yan. Pwede na natin kainin yan. Diba? Yummy, yummy na yan. Yan ang ating ulam. Pakuluan pa natin ng pakuluan kasi para yung gata, lutong-luto. Kasi yung gata na yan, hindi yan fresh. Ano yan, nasapak. Kaya yan, hayaan mo natin yan kumulo-kumulo. Huwag lang natin takpan. Guys, pag naggata na kayo, once na maglagay na kayo ng gata, huwag kayong magtakip. Kasi magkakaroon ng moist. Magkakaroon siya ng moist. So, yung gata mo, imbis malapot, magkakaroon ng tubig. Kaya huwag kayong magtakip pag kayo ay naggata. Ayan, may ampalaya pa yan, guys. Kasi sa bunga ng ating garden, ayan, ampalayang dahon, malunggay. Yung kalabasa lang binili ko dyan at saka ano, alimasag. Yan, iba dyan, hindi na sa ating garden na like ampalaya, malunggay, saging. Yan, hindi ko alam kung anong luto ko to, anong tawag ko dito. Ginataang ano, ginataang sabang, saging at alimasag. Di ba? Kung ano lang talaga yung pwede nating lutuin na sa ating tanim, haluan lang natin ng ano para may special din. O di ba? Lasang-lasa na. Ayan. Pakuluan lang natin ng husto para lutong-luto palalo. Sarap na. Lagyan natin ng buo. Pero lalo masarap. Yan. Bagoong isda. Hinalo natin ulit. Yan. Para lumasa ng gusto. Yan. Ano na to? Lutong-luto na tara, pinaan natin. O, diba guys? Yummy-yummy ng ulam natin. Bihira lang yan guys, magluluto ng mga ganyan. Mga taga ano lang yan guys, magluluto ng mga ganyan. Quezon. Marinduque. Gusto nila yan ganyan. Ewan ko lang sa ibang lugar kung nagluluto sila ng ginataang saba na hilaw. Ayan. Ngayon, ang ginagawa natin, nilagyan natin ng twist-twist. Maraming kulay-kulay para magkandating natin na naman guys. Napakaganda ng kulay. Diba? Pula, yellow, green. O diba? Yung light yellow din na saba. O diba? Napakaganda. Ayan, salamat sa inyo guys. Ayan, ito yung ating lunch ngayon. Yummy-yummy naman yan guys. Tamang-tama talaga yung ating pagkain ngayon. Ayan, sarap. Ayan, hayaan lang na natin kulong-kulo pa yan para lutong-luto. Ayan. Kasi yung gata ang niluluto natin dyan. Ayan, sarap. O diba, ang ganda-ganda ng kulay. Napakaganda-ganda ng kulay ng ating luto. Kakatuwa tingnan, di ba? Ang sarap ko. Parang ang sarap-sarap kainin. Yan, ganyan. Healthy na yan, guys. Sobrang healthy na yan. May gulay, may seafoods, malunggay, ampalaya, dahon, ampalaya na bunga. Yan, kalabasa. Ayan. Thank you so much sa inyong lahat. Sa walang sawang panonood sa akin. Guys, gayahin nyo to, guys. Hindi lang siya plain na saba. Para masarap, lagyan nyo ng mga gulay-gulay din. Kung pwede rin ang hipon, alimasag, kung ano-ano lang. Kung ano available sa ating bahay, kung ano available dating ulam, yan ang gawin nyo guys. Ganyan ako kasi.
kung ano na yung available, kung ano nakikita ko sa aking paligid, yun ang aking halo-halo para maganda tingnan ang aking pagluluto. O diba, may twist. O diba, kahit nagluto na tayo ng ganyan, ngayon, iba naman siya kasi may iba-iba naman siyang version. O diba? O diba guys, ayan, luto na yan. Maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong panonood sa aking ma-request ni Moreno. Thank you so much sa inyong lahat guys. Maraming maraming salamat. Thank you so much.